pang ilang saglit ay sumuka na nga talaga si Rafael. At dahil walang tissue sa paligid, hindi na nag-isip pa si Brianna na hubarin ang kanyang t-shirt at iyon ang ipinampunas niya sa bibig ni Rafael. Thank you, Bri. Nahihiya si Rafael sa kanya ngunit napatingin ito sa malulusog niyang dibdib. Halos umusok naman ang ilong ni Christoph sa inis. Shit! Lumapit ito kay Harry. Take off your t-shirt. Huh? Bakit, bro? Si Christoph na mismo nagubad kay Harry ng t-shirt nito. Agad namang lumapit si Christoph sa kanya habang nakakunot ang noon nito. Pagtingin niya kay Christoph, agad siyang sinuotan nito ng t-shirt na kinuha nito kay Harry. Ipinasuot nito sa kanya ang t-shirt niya iyon. Wala siyang nagawa kundi sundin si Christoph. Don't do something that I don't like. Babala nito kay Rafael bago ito bumalik sa pwesto nito. Hiyang-hiya tuloy si Brianna dahil kitang-kita ng mga tao kung paanong magselo si Christoph. Gusto niyang kiligin ngunit baka parte lang iyon ang pagdadrama ni Christoph upang pagselosan ng asawa nito. Okay guys, nakita niyo naman, nagkakaselosan na. My gosh, parang tuwang-tuwa pa si Giselle. Next game, will be paper dance. Itutupi nila ang newspaper at tutungtong sila doon. Kailangan magkasya sila sa loob ng papel sa paghinto ng music at paglumagpas ang kanilang paa ay out na sila. This is bullshit! May nagreklamo ni Christoph at ang ex-wife lang nito ang nakarinig. Napapansin din ni Brina na panay ang tingin ni Christoph kay Brianna at Rafael. So, you really like her, huh? Tanong ni Brina kay Christoph. Kunot noo lamang ang sinagot ni Christoph sa ex-wife nito. Nang mag-umpisa na ang tugtog ng music ay napapasayaw pa sila mga players at bukod tangi kay Christoph. Parang wala itong kaganaganang sumayaw. Unang tupi pa lang ng papel ay halos magkadikit na ang mga players. Napamura pa si Christoph nang makita nito ang kamay ni Rafael na umaalalay sa likod ni Brianna. Hindi ito tumutuntong sa newspaper kaya naman na out tuloy ang mga ito. Ano ba yan, Christoph? O, tuloy tayo agad. Reklamo ni Brina. Samantalang lumapit pa talaga si Christoph sa pwesto ni Rafael at Brianna na parabang binabantayan pa nito ang dalawa. Wala itong pakialam kahit kapansin-pansin ang pagiging seloso nito. One more time. Sigaw ni Giselle at muling tumugtog ang music. Hindi na tuloy makasayaw na maayos si Brianna dahil nasa gilid lang nila si Christoph at parang binabantayan siya. Magpa-out ka na, Brianna? Utos pa ni Christoph sa kanya. Naisanan niyang mapangiti dahil kinikilig siya sa pagiging seloso nito. Mukhang hindi naman nagugustuhan ni Rafael ang pagbabantay ni Christoph sa kanila. Wala na tuloy itong ganang sumayaw at nakikipagtitigan na lang ito ng masama kay Christoph. Nang uminto ang music, agad siyang binuhat ni Rafael na parabang bagong kasal upang makatungtong ito sa kaperanggot ng newspaper. Nagpalakpakan ang lahat ngunit hindi na kinaya ni Christoph ang pagsaselos nito. Take my girlfriend down! Galit itong utos kay Rafael. Sunod naman ito ni Rafael at maingat siyang ibinaba. This is just a game, Christoph. Sabi ni Rafael kay Christoph. I don't care. Back off! Hinila na siya ni Christoph palayo sa mga ito. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa kanyang kamay. Uy, jowa! Nasasaktan na yung kamay ko! Niluwangan naman nito ng kaunti ang pagkakahawak sa kanya ngunit hinila pa rin siya nito papunta sa kanilang room 204. Jowa, tama na yan. Pang-famous award na yung pagsaselos mo. Bentang-benta na yan sa ex-wife mo. I'm jealous! Putol ni Christoph sa sinasabi niya bago nito hinapit ang kanyang bewang at siilin ang mapang-angkin nitong halik ang kanyang labi. Isinara nitong mabuti ang pintuan ng kanilang kwarto habang hinahalikan siya nito. Kakaiba ang paraan ng paghalik nito sa kanya. Marahas at parang inaangkin siya nito. Para bang ipinararamdam nito sa kanya na ito lamang ang nagmamay-ari sa kanya at wala nang iba pa. She moaned softly when he's kissing her passionately. Ibang-iba ang paraan ng paghalik nito sa kanya na para bang punong-puno ng emosyon. Emosyon na hindi pa niya sigurado kung katulad rin ba iyon ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Christoph. Sa bawat pagdampi ng halik nito sa kanyang labi, ay natatangay ang kanyang katinuan. Alam niyang may gusto itong gawin ngayong gabi dahil sa paraan ng paghalik nito sa kanya. He is kissing her with desire. Tumigil ito sa paghalik sa kanya ngunit hindi siya binitawan. Will you make me jealous, Brianna?
Hinalikan nito ang kanyang tenga pagkatapos nitong ibulong iyon. Hindi ko naman alam na magseselos ka. Tugon niya kay Christoph. Pareho silang nasasabik sa bawat halik ng isa't isa. Now you know, don't make me jealous again. Tumango lang siya. Can I kiss you more? Muli siyang tumango bilang pagpayag sa gusto nito. We're not kids anymore. Kung ahalikan kita ngayon, hindi ko na mapipigilan ang sarili ko. I want you, Brianna. Do you still want me to kiss you? Napalunok siya sa deretsahang tanong ni Christoph sa kanya. Dahil wala pa siyang karanasan sa bagay na iyon ay nakakaramdam din siya ng kaunting takot, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang pagsaluhang muli nila ang isang mainit na sandali. Brianna, please answer me. Muling bulong ni Christoph habang yakap-yakap siya nito. Sige, gawin natin lahat ng gusto mo. Pagpayag niya sa kagustuhan ni Christoph, umipit naman ang pagkakayakap nito sa kanya na para bang mas lalo itong nasabik. There's no turning back this time. Paalala pa nito sa kanya bago nito dahan-dahang hubarin ang t-shirt niya. Kay Harry pa naman ang t-shirt na iyon kaya maluwang iyon sa kanya. Punong-puno ng pagnanasa ang mga mata ni Christoph habang nakatingin ito sa kanya. Simula na may mangyari sa kanila kagabi ni Christoph ay hindi na siya tinigilan ito. Gustong gusto rin naman niya dahil kakaibang sarap at ligaya ang nakakamit niya sa kanilang pag-iisa. Uuwi na lang sila sa Maynila ay humirit pa talaga ito ng isa pa. Nakaayos na nga lahat ng gamit nila, tinihintay na sila nila Harry sa labas upang sabay-sabay silang sumakay sa miniboat nito papunta sa private airplane nito. Ngayon ang uwi nila sa Maynila dahil tapos na ang celebration ng birthday party ni Harry. Paglabas nila sa room 204, magkahawak kamay sila na para bang bagong kasal. Are you okay? Tanong ni Christoph sa kanya nang mapansin itong nahihirapan siyang lumakad ng maayos. Medyo masakit pag naglalakad ako. Pag-amin niya. Napatili siya na bigla siyang buhati ni Christoph na para bang bagong kasal. Uy, jowa, nakakahiya. Ibaba mo ako? No way. Ayokong nahihirapan ang prinsesa ko. Hinalikan pa siya nito sa kanyang labi ng isang mabilis na halik. Namula ata ang buong katawan niya dahil may mga tao pang nakakarinig sa sinabi ni Christoph. Buhat-buhat siya ni Christoph pagdating nila sa miniboat na magdadala sa kanila sa kabilang isla kung saan nandoon ang eroplanong sasakyan nila. Katakot-takot na panunokso naman ang mga kaibigan ni Christoph ang sumalubong sa kanila, lalo na't buhat-buhat siya nito. Kagabi lang, kakalakad pa yan ng maayos ah. Panunokso ng isang kaibigan ni Christoph. Todong isi naman ang loko na parabang proud na proud pa itong naka-jackpot sa kanya. Kaya pala ayaw mo nang mag-chicks ha? Inakbayan ito ni Harry habang buhat-buhat pa rin siya ni Christoph. Hey, baka malaglag yung girlfriend ko. Sita ni Christoph kay Harry. Halos sakalin kasi ni Harry si Christoph sa kakulitan nito. Masayang masaya kasi ito para kay Christoph. Nang mapatingin siya sa ex-wife ni Christoph ay hindi na maipinta ang pagmumukha nito sa selos at inggit. Iniwasan na lang niyang mapatingin sa ex-wife nito dahil nasisira ang mood niya. Para sa kanya, may espesyal na silang pinagsasaluhan ni Christoph at pinangahawakan niya iyon. Masaya siya kagabi dahil sarado lahat ng bintana at pinto nang gawin nila iyon. Kaya sapat na iyon upang panghawakan niyang hindi na ito nagdadrama lamang at higit sa lahat, pinaramdam ni Christoph sa kanya kung paano kasarap ang maging isang babae. Hindi na siya hinayaang maglakad ni Christoph at pati sa pagsakay at pagbaba sa eroplano ay karga-karga pa din siya nito. Kapansin-pansin ang pagbabago ng pakikitungo nito sa kanya. Madalas siya nitong halikan at yakapin kahit pa wala naman doon ang ex-wife nito. Pakiramdam tuloy ni Brianna, nagiging totoo na ang kanilang relasyon. Hinatid pa siya ni Christoph sa kanilang bahay ngunit sinabihan niya ito na maglalakad na siya dahil baka makalbo siya ng kanyang mga mommy pag nahalata na mga ito ang iniinda niyang sakit. Hinalikan pa siya nito ng napakatagal sa likod ng kotse nito habang napapakamot na lang sa ulo si Mang Nestor habang hinihintay silang matapos sa paghahalikan. Christoph, pasok na ako sa bahay. I can't get enough, Brianna. Sambit ni Christoph habang patuloy ito sa paghalik sa kanya. Ako din.
Sinasabayan niya ang pakikipaghalikan ni Christoph sa kanya nang may halong pananabik pa rin. Sir, yung nanay-nanayan po ni Ma'am Brianna, papalapit sa kotse natin. Babala sa kanila ni Mang Nestor. Doon pa lang sila natigil sa paghalikan. Tinulungan pa nga siya ni Christoph na ayusin ang kanyang buhok. Pinunasan naman niya ang labi nito dahil nagkalat doon ang lipstick niya. Natatawa silang tatlo dahil lang mamadali silang umayos ng kanilang mga sarili. Mabuti na lang at look out si Mang Nestor. Kumatok si Mommy Wilma sa pinto ng kotse kaya naman bumaba na doon sa Brianna. Parang nanghihinayang pa nga si Christoph dahil hindi nito nayakap si Brianna bago ito bumaba ng kotse. Akala ko anak, dyan na kayo sa kotse matutulog eh. Kanina ka pa namin hinihintay bumaba. Kaloka ka? Pabirong kinurot ni Mommy Wilma ang singit ni Brianna. Tinaos tuloy ni Brianna na huwag ipahalatang masakit ang kanyang katawan. Sorry mommy, may pinag-uusapan lang kami. Tumaas lang ang kilay ni Mommy Wilma at sumilip ito sa loob ng kotse. Panagutan mo tong Junakis ko pag nabontis ha, okay? Paalala ni Mommy Wilma kay Christoph. Namula tuloy ang mukha nilang pareho ni Christoph sa sinabi ni Mommy Wilma. Mommy naman. Yes, I will. Seryoso namang sabi ni Christoph sa Mommy Wilma niya. Binibiro lang kita pogi. Naku naku, mukhang may nangyari ha. Lalo tuloy na mula ang mukha nilang dalawa. Mommy tara, nakakahiya kay Christoph. Wala po nangyari. Ano ka ba mommy? Tara na po. Hinilanan niya si Mommy Wilma dahil hinuhuli talaga nito si Christoph. Natatakot siya na baka umamin sa Christoph at paniguradong ipakakasal sila ni Mommy Wilma dahil hindi ito papayag sa premarital sex. Kumuway na lang siya kay Christoph at sumenya siya na umalis na ito. Nag-flying kiss pa nga ang loko-loko. Nagbiru tuloy si Mommy Wilma na ito ang nakasalo ng kiss nito at itinapat sa lips nito. Ay bongga, nakiss din ako ni Pogi. Tawa tuloy sila ng tawa dahil sa ginawa ni Mommy Wilma. Ngunit pagpasok niya sa kanilang bahay ay sinermonan siya ng dalawang mommy niya. Diyos ko tong Junakis mo, hindi makalakad ng maayos. Pagsumbong ni Mommy Wilma kay Mommy Carla, napansin pala nitong paika-ika siyang kumaglakad. Ayan na nga ba sinasabi ko eh, kaloka, baka majontes ka ng maaga anak. Natapilok lang po ako mga mommy, ano ba kayo? Hindi siya makatingin sa mga ito. Natapilok sa toy-toy ni Pogi? Mataray na tanong ni Mommy Carla. Napangiwi tuloy siya. Mahaba-habang sermon tuloy ang inabot niya. Kulang na lang basahan siya ng mga ito ng Bible verse sa sobrang daming sermon sa kanya. Kinagabihan, ang dami na palang chat ni Christoph sa kanya at may pag-missed call na itong nalalaman ngayon. Hello? I miss you. Can we see each other tomorrow? I wanna see you tonight. Are you busy? I need to tell you something. Jowa, I miss you. Please call me. Napangiti si Brianna dahil sa mga chats nito. Pakiramdam niya, tunay na girlfriend na talaga ang turing nito sa kanya. 1 month later. Masaya si Brianna habang naglalakad siya papunta sa opisina ni Christoph. Kabababa niya pa lang sa bus ay nasasabit na siyang makita itong muli. Hindi niya ipinaalam kay Christoph na pupuntahan niya ito ng araw na iyon. Pagpasok niya sa napakalaking building na pagmamay-ari ni Christoph, namangha siya dahil napakaganda sa loob nito. Daig pa ng building na ito ang magagandang 5-star hotel, lalo na ang disenyo sa loob. Hey miss. Hi, Ma'am Brianna. Napangiti siya dahil kilala siya ng receptionist kahit hindi niya ito kilala. Kaya pala nakangiti ito sa kanya kanina pa habang papalapit pa lang siya. Kilala mo ako, miss? Nagtatakang tanong niya. Of course, ma'am. Kilala po namin ang girlfriend ng big boss namin. Napangiti na lang siya. Muntik na niyang makalimutan na halos lahat nga pala ng tao sa Pilipinas ay kilala na siya bilang nobya ni Christoph. Ilang beses kasi silang nag-trending sa social media. Pwede ko bang puntahan si Christoph ngayon lunch? Yes, of course, ma'am. I'll call him. No, please. Gusto ko sana siyang surprisahin. Are you sure, ma'am? Oo. Nahihiya niyang sagot at parang kinikilig kasi ito. Okay, ma'am. Follow me.
Hinatid pa siya ng receptionist elevator na parang isa siyang napaka-importanteng tao. At ito na mismo ang pumindot ng floor kung saan ang private office ni Christoph. Have a nice day, Ma'am Brianna. Nakangiti ang receptionist sa kanya bago sumara ang pinto ng elevator. Hindi tuloy siya nakapagpasalamat dahil akala niya isasamahan pa siya nito hanggang sa opisina ni Christoph. Ngunit mag-isa lang siya sa loob ng elevator. She checked herself in the mirror in front of her. Gawa kasi sa salamin ang loob ng elevator kaya nakikita niya ang refleksyon niya. Sinadya niya talagang magsuot ng sexy dress at medyo malalim ang sa bandang dibdib. Lumilitaw tuloy ng konti ang malusog niyang dibdib. Pili siyang napangiti. Ilang sandali pa ay nakarating na rin siya sa pinakamataas na floor kung saan nandoon ang private office ni Christoph. Gustong gusto na niyang makita ito. Isang malaking pinto lamang ang nasa palapag na iyon. Napakalaking pinto iyon ngunit gawa sa salamin kaya naman nakikita niya agad ang loob ng opisina ni Christoph. Maluwang ang opisina nito at merong napakalaking center table kung saan nandoon ito. Napakaganda na sana ng kanyang ngiti ngunit unti-unting nabura. Napaatras siya na makita kung sino ang babaeng kayakap nito. Agad siya nagtago sa isang gilid upang hindi siya makita ni Christoph. Namanhid ata ang buong katawan niya dahil sa nasaksihan niya. Para siyang nakakita ng multo. Ma'am! Hingal na hingal ang babaeng receptionist at galing ito sa fire exit. Mukhang tumakbo ito sa hagdanan upang habulin siya. Pawis na pawis ang babaeng receptionist. Kitang-kita niya rin ang pag-aalala sa mukha nito. Napahawak siya sa kanyang pisngi nang tumulo na lang ng kusa ang luha niya. Kitang-kita iyon ang receptionist kaya lalo itong natakot. Nais kasi siya nitong pigilan sa pagpunta sa private office ni Christoph nang malaman nitong nandoon ang ex-wife ni Christoph. Hinabol pa nitong elevator kanina ngunit hindi na nito iyon nahabol kaya naman tumakbo itong paakyat sa hagdanan upang habulin siya. Hinila niya ang receptionist upang magtago din. Ma'am, sorry, hindi ko po alam na nandito si Ma'am Brina. Nag-lunch po kasi ako at kakapwesto ko lang nung dumating ka. Ma'am, ibang receptionist po yung nag-entertain kay Ma'am Brina kanina kaya hindi ko po alam. Shhh, ayos lang. Nangihina ang boses niya. Ngunit sanan niya ito na huwag ito maingay dahil baka marinig pa sila ni Christoph at Brina. Awang-awa naman tuloy ang receptionist sa kanya. Muli niyang sinilip ang private office ni Christoph dahil narinig nilang bumukas ang pinto ng room nito. Nagsumiksik sila sa gilid upang hindi sila makita ni Brina. Palabas na ito ng private office ni Christoph. Habang naghihintay ito ng elevator ay may kausap ito sa cellphone nito. Yes, Doc. Alright. Mukhang masaya pa ito. Miya-miya pa yung sumakay na ito sa elevator. Doon pa lang sila nakahinga ng maayos. Ma'am, sorry po. Ayos lang yun. Huwag mo isipin. Sige na, bumaba ka na sa work mo. Tinapit niya pa ang balikat ng receptionist dahil kitang-kita niyang natatakot itong mawala ng trabaho. Sorry po ulit, ma'am. Nakayuko itong bumaba mula sa fire exit. Pinunasan ni Brianna ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim bago siya nagpakita kay Christoph. Pumasok siya sa private office nito. Nakayuko ito at parang problemado noong una. Ngunit nalaki ang mata nito sa pagpasok niya sa loob ng opisina nito. Nagkabalikan na pala kayo. Bungad niya. Napatayo agad ito at parang balisang balisa lalo na nang makita siya nito. Have you been here before she... Nakita ko. Nagahalikan kayo. Putol niya sa sinasabi ni Christoph. Napalunok ito habang namumula ang mga mata. Para bang gusto nitong umiyak. She's pregnant. Parang bumagsak naman ang langit at lupa sa kanya sa mga oras na iyon dahil sa sinabi ni Christoph. I am about to be a father. Mainang boss na sambit nito. Hindi ito makatingin ang diretso sa kanya. Parang may nakatarak sa kanyang dibdib at hindi siya makapagsalita. Hindi niya alam kung hanggang saan niya pa kayang pigilang mapaiyak sa harapan ni Christoph. Pilit niyang pinapatatag ang sarili kahit gustong gusto na niyang tumakbo palayo upang humagulhol. Congrats! Ngumiti siya ng peke upang pagtakpan ang masakit na katotohanan. Brianna, malungkot ang mga mata ni Christoph na para bang gusto nitong tumakbo palapit sa kanya ngunit nagpigil lang ito. So anong plano niyo? Magbabalikan na ba kayo? Parang may nakabara din sa lalamunan ni Christoph bago ito nagsalita. Para bang nahihirapan ito?
Yeah. Napatulo na ang luha ni Kristoff. Luha ba iyon ang kaligayahan? Bakit parang namatayan ito? Isang taguspusong pananaksak na naman ang naramdaman ng kanyang puso. Maganda kung ganun, para magkaroon na kayo ng pamilya. I-deposit mo na lang sa bank account ko yung 1 milyones ko. Tapos na ang papel ko sa buhay mo. Congrats sa inyo. Dinaan niya pa sa masayang tono ang kanyang sinabi bago siya lumabas ng private office ni Kristoff. Akala pa naman niya'y nagkakamabutihan na sila ni Kristoff. Ilang beses silang nag-sex sa Boracay at 1 buwan siyang pabalik-balik sa kondo nito upang ulit-ulitin nila ang mga maiinit na gabi. Palagi nga siyang pinapagalitan ng mga mommy niya dahil panay ang overnight niya sa kondo ni Kristoff. Halos kumpletuhin na nga nila libro ng Kama Sutra sa iba't ibang posisyong nagawa nila sa loob ng kondo nito. Halos 1 buwan na simula na mag-Boracay sila at halos araw-araw siyang nasa kondo nito. Hindi na nga nila napag-uusapan ang tungkol sa kontrata nila at para bang naging totoong magkarelasyon na sila. Ngunit ngayon sa 1 iglap, bigla na lang ganito ang mangyayari. Para siyang tanga sa loob ng bus dahil humahagulhol siya doon. Hindi niya alam may nakakilala pala sa kanya at pinituran siya. Pinost dito iyon sa social media kaya naman nag-trending tuloy siya. Sinamantala naman iyon ni Brina at nag-post ito ng 1 picture ng pregnancy test. Ang caption na to sa litrato ay, "My little Kristoff is coming." Nag-trending ang litratong ipinost nito sa social media at balitang-balita ang pagbabalikan ng mga ito. Pinagtatawanan din ng ibang tao ang video niyang humahagulhol sa loob ng bus. Hindi tuloy siya lumalabas ng kanyang kwarto sa loob ng 3 araw dahil sa sobrang depression at pagkakawasak ng puso niya. Hindi niya makakalimutan ang mga araw na naging jowa niya si Kristoff Smith. Ito ang pinakamabait at pinakamalambing na nobyo sa buong mundo para sa kanya. Sabi pa nga ni Mang Nastor ay nararamdaman daw nitong nagbabago na si Kristoff dahil siya na lang daw ang nag-iisang babae nito simula nang umuwi sila galing sa Boracay. Kilig na kilig pa nga siya dahil doon. Umaasa siyang magtutuloy-tuloy na ang relasyon nilang dalawa ngunit hindi siguro sila talaga ang para sa isa't isa. Anak, ayos ka lang ba dyan? Pang 1,000 beses na ata siyang kinatok ni Mommy Wilma at Mommy Carla sa kwarto niya. 3 araw na kasi siyang hindi lumalabas sa kwarto niya. Ayos lang po. Palagi siyang sumasagot upang hindi mag-alala ang mga ito. Yung food mo anak, iiwan na namin dito ha? Hindi ka pa ba talaga lalabas dyan anak? Kailangan ko lang pumapag-isa. Anak, nag-aalala na kami ng gusto sa'yo. Ayos lang po ako, mommy. O sige anak, pag gusto mo nang kausap anak, puntahan mo lang kami ng mommy mo. Opo, mommy. Napahagulol tuloy siya. Ayaw niya kasing lumabas ng kwarto dahil namamaga ng gusto ang mga mata niya. Wala kasi siyang ginawa kundi umiyak ng umiyak. Nagulat siya nang may mag-message sa Facebook account niya. Can we still be friends? Nanginig ata ang kanyang mga kamay nang mabasa ang chat ni Kristoff sa kanya. 3 araw itong walang message sa kanya simula nang i-deposit nito ang 1 milyong bayad nito sa kanya. Please? Lalo siyang napaiyak dahil sa 1 chat lang nito. Ay heto't umaasa na naman ang puso niya. Sige, kumusta ka na? Okay lang? Video call, please. Nataranta siya nang tumawag si Kristoff sa kanya. Pakaramdam niya'y nananaginip lang siya. 3 araw nang madilim ang mundo niya ngunit heto na naman ito't pinapaasa siya. Ngunit tama pa bang ituloy pa rin nila? Kahit magkakaroon na ito ng anak? Sinagot niya ang video call. Ngunit hindi niya binuksan ang kanyang camera. Malungkot ang mukha ni Kristoff sa video call. Nasaan ka? I want to see you. Open your camera. Malambing nitong tanong. Ayoko. Napapahikbi niyang sagot kay Kristoff. Please don't cry, Jowa. Magkita tayo bukas, please. Nagsusumamo ang gwapong mukha ni Kristoff sa video call. Bakit pa tayo magkikita? Baka magalit ang asawa mo. I don't care. Hindi ko kayang hindi ka makita, Brianna. Para na kasi akong mababaliw kay isip sa'yo. Napahilamos pa sa sarili nitong mukha si Kristoff at para bang problemado ito. Kristoff, hindi naman sa nakikialam ako. But are you really sure na ikaw ang...
Siguro. I really don't know. Magpapadiyanay ako pag nanganak na Sabrina. Pero sa tingin ko naman hindi magsasinungaling Sabrina tungkol sa ganoong bagay. Nilagok ni Christoph ang isang basong punong-puno ng rum. Dumaloy agad ang pait nito hanggang sa kanyang lalamunan. Kasalukuyan silang nasa bar na pamamay-ari ng nakatatanda nilang kapatid. Si Michael Smith. Do you wanna know why I never fall in love with Brina before? Seryosong sabi ni Louie maya-maya habang napaparami na rin ang kanilang iniinom. Tinaks kasi siya kanina ni Louie na mag-inuman silang dalawa sa bar ni Michael. Si Louie Smith ang isa sa mga nakababata niyang kapatid. 2 taon lang ang tanda niya dito ngunit mas matured pa itong kumilos at magdesisyon kaysa sa kanya. Why? Because I can feel something is wrong with her. She looked nice and pretty but I can still feel the bad vibes. Napatunayan ko na lang yun nung kinasal na kayo pero nakukuha niya pa rin makipagkita sa ibang lalaki. Well, vice versa. Nambababae ka rin naman eh. Kumaganti lang ako sa kanya that time. Kaya kahit kasal na kami, nabababae pa rin ako. Bullshit. Babaero ka lang talaga, Christoph. Napapangiti si Louie habang umiinom din ito. Muli siya nagsali ng kanyang iinumin ngunit pinigilan siya ni Louie. Mamaya ka na magpakalasing. Baka hindi mo na ako maintindihan eh. Ngumiti siya ngunit hindi niya sinunod si Louie. Nilagok pa rin niya ang isang baso ng rum. Kailan kayo huling nag-sex ng ex-wife mo? Miyamiya itanong ni Louie sa kanya. Night, before Christian's wedding. What? Akala ko hiwalay na kayo bago pa ang kasal ni Christian. Yeah, pero nagpunta siya sa condo ko that day. Akala ko nakikipagbalikan na siya sa akin pero katawan ko lang palang gusto niya. Kaya nung kinagabihan nung araw na kasal ni Christian, nagpakalasing ako. Doon ko nakilala si Brianna. Brianna? You mean your fake girlfriend? Kunot noong tanong ni Louie sa kanya. Mapait siyang napangiti. My one and only love. Tagos sa puso niyang sagot. Bigla na lang kasing lumabas sa bibig niya ang napaka-corning salita na iyon. Marahil dala na rin ng epekto ng mga ininom niya. Tumawa naman ang malakas si Louie. Anak ka ng 10 babaero? May iba ka pa palang pinoproblemang babae? Hindi makapaniwala si Louie na may iba pa siyang pinoproblemang babae ngayon. Tinamaan na ako kaso bigla namang naging ganito. Napahilamon siya sa sarili niyang mukha. Akala ko si Brina ang pinoproblema mo. Napahilo tuloy si Louie sa sarili nitong noo. Siya nga ang problema ko. I told her, yung anak lang namin ang gusto kong panagutan dahil hindi na siya ang gusto ko ngayon. Pero hindi siya pumayag. She said, she will kill herself. Napabuntong hininga si Louie. Ang gulo ni Brina. Nakipag-iwalay sa'yo tapos ngayon magpapakamatay pag hindi mo binalikan? Exactly. Napapailing siya. Well, may advice to you, asshole. Siguraduhin mo munang sa'yo yung ipinabubuntis niya. Hindi naman sa nakikialam ako pero wala talaga akong tiwala kay Brina. Napabuntong hininga siya. Hindi rin naman siya sigurado kung kanya ba talaga ang ipinagbubuntis ni Brina. Ngunit ayaw niya naman pabayaan itong magpakamatay. Hindi ko naman iniisip si Brina eh. Kung akin yung anak niya, pananagutan ko yun pero gumugulo sa isip ko. Kung paano ko ulit makakasama si Brianna. Shit, kung kailan gusto ko na magtino. Inis na inis siya sa tadhana. Titino ko na ba talaga? Siguro. Simula nang makilala ko siya, hindi na ako nagandahan sa iba. Kahit si Brina, wala na rin dating sa akin. Yeah, wala kang ang katibong ngayon eh. Himala nga. Napapangiti si Louie dahil wala siyang katibong na babae ngayon sa bar. Siya si Christoph Smith. Hindi nawawala ng babae sa tabi niya pero ngayon, wala na siyang gana sa ibang babae. Ang papangit mga yan. Walang wala sila sa jowa ko. Tumawa si Louie kaya tumigil siya sa kabaduyan niya. Nang mapag-isip-isip niya ang kabaduyan na sinasabi niya. Hindi na kasi niya napapansin. Nakakabaduy talaga ang mahulog. Mukhang tinamaan ka na nga.